Isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Malalag sa Davao del Sur at Santa Maria sa Davao Occidental matapos ang malawakang pagbaha at landslide. Dalawa naman ang naiulat na namatay sa bayan ng Malalag, habang mahigit 200 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa Sarangani Province at General Santos City. Narito report ni Argil, relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Sa datos ng Malalag LGU, 25 bahay ang totally damaged at 2 naman ang partially damaged. 2 naman ang naitalang namatay na kinilalang sina Evelyn Matango, 52 anyos, tribal chieftain ng Barangay Tipo, at si Alex Buela, 51 anyos, mula sa Barangay Ibo. Isa naman ang sugatan. Ang isa, naanod siya, no? Ang katong sa taga Ibo, ang katong isa sa pito, babae, na landslide yun, no? So, na natabunan siya. Ayon sa kamag-anak ni Buela, natangay ang biktima ng maanod ang kanyang kubo sa lakas ng current ng tubig sa ilog. Nabot si kagawad Roger Casas, nagpahibalo nga, na ay nakakita nga batanon nga nangita og lubi. Then nagpahibalo nga, na ay sila nakita ang batayang lawas nga nasangit. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malalag. Sa aerial photos, makikita ang lawak ng lugar na lubog sa tubig baha sa Malalag, Davao del Sur. Matapos umapaw ang tubig sa ilog, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Isa sa pinakapektado ang mismong poblasyon area, partikular ang kanilang palengke. Nang humupa na kinabukasan ang baha, nag-general cleaning ang ilan sa mga negosyante. Pagkita na mo, panagin siya, kalata kayo, ang mga pits, tumba tanan. Wala na. Pati diya sa bodega. So, ano may salbar nga pits yun? Wala, yung gamay lang. Mga pinanakasakot? Mga 100 plus. Sa Malalag Gym, pansamantalang nanunuluyan ang 256 na individual na pinasok ng tubig baha ang kanilang mga bahay. May naka-standby naman na medical team mula sa Municipal Health Office sa evacuation area. Si ma bakwit kay dako kay tubig, ang tubig andito daw sa bukid daw mga tubig, unya nadlok na mi utong bakwit mi dire. Sa Santa Maria, Davao Occidental, puspusan ang relief operations para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Mahigit sa kalahati ng 22 barangay sa bayan ang apektado ng pagbaha at landslide, kaya't isinailalim din sa state of calamity ang Santa Maria. Ang sitio Arumahan sa Barangay Basyawan ang isa sa pinakapektado matapos matangay ng malalaking alon ang mga bahay na nakatirik sa tabing dagat. Sa gym din ng bawat barangay, inilikas ang mga apektadong residente ng baha at landslide. Ayon sa PDRMO, ang Malita at Santa Maria ang mga lugar na malubhang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao Occidental, kung saan umabot sa kabuuang 6,017 na pamilya ang apektado. Sa Malungon, Sarangani, isang lalaki sa Barangay San Juan ang naiulat na namatay matapos matangay ng baha Huwebes ng umaga. Ayon sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naanod ang biktima matapos nitong subukang tumawid sa rumaragasang tubig sa ilog. Patuloy ang isinasagawang retrieval operation sa bangkay ng biktima. Dagdag ng PDRMO Sarangani, 8 barangay sa Malungon ang apektado ng pagbaha matapos umapaw ang Malungon River. Sa Alabel, Sarangani, mahigit 50 na pamilya ang pansamantalang inilika sa Municipal Gym at Barangay Gym sa Maribulan, Alabel, na apektado ng umapaw na Buayan River. Ang residente na si Rosalinda Tang ay wala nang nagawa matapos anurin ang kanyang bahay. Ayon sa barangay, mahigit 3 bahay ang totally damaged sa sitio Lower Bayan, kung saan malapit ito sa Buayan River. Sa Buayan, General Santos City, nasa 200 na pamilya ang apektado din ng malawakang pagbaha. Inilikas ang mga ito sa isolation facility ng Buayan na pawang mga residente ng Purok 1 at Purok 2. At this time, the assistance are being given to them, and as soon as we find that they can already free and safe to be go back to the their houses. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.